Barangay Ginebra, Scotty Thompson, mga bro, may malaking offer nga ba sa Japan B-League at Jeremiah Gray ititrade na. Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So nagpapatuloy nga ang pag-i-struggle ni Jeremiah Gray mga bro simula pa noong last finals. Na-outscored nga siya ng mga underrated player ng Barangay Ginebra sa kanilang debut game. Kaya marami talagang nagsasabi na baka i-trade na ng Barangay Ginebra itong si Jeremiah Gray ngayong off-season. Para sa akin mga bro, isa nga itong si Jeremiah Gray sa mga player ng Barangay Ginebra kahit hindi consistent ang shooting, ay nakakagulo pa rin ito ng depensa sa kalaban. Dahil threat pa rin sa labas itong si Jeremiah Gray kapag iniwang bukas sa labas. Alam naman natin ang kakayahan nito. Hindi niya pa lang talaga siguro makuha ang kanyang dating kumpiyansa kaya napaka-inconsistent ang kanyang shooting. Pero malaki nga ang tiwala ng lahat dito kay Jeremiah Gray mga bro at alam nga ni CTC kung paano ito gamitin. Kaya malabo talaga na i-trade ito ng Barangay Ginebra. Alam nga ni Coach Timcon ang potensyal nitong si Jeremiah Gray mga bro. Malayo pa naman ang regular season at pupwede pa nga pataasin ni Jeremiah Gray ang kanyang percentage. Dahil isa talaga siya sa mga aasahan ng Barangay Ginebra pagdating sa opensa at may depensa din itong si Jeremiah Gray. Sa kabilang banda naman mga bro, Scotty Thompson may malaking offer nga ba sa Japan B-League. Ito nga si Scotty Thompson ay committed sa Gilas Pilipinas para sa paparating na FIBA World Cup. Kaya hindi ito nakapaglaro ngayong preseason game. Pupwede naman sana siyang maglaro mga bro tulad ni CJ Perez. Pero para makaiwas sa injury, hindi na nga lang siya maglalaro at focus na lang sa Gilas practice. Nakasupport pa rin naman siya sa mga bagong mukha ng Barangay Ginebra ngayong preseason. May mga usap-usapan nga mga bro na may malaking offer daw itong si Scotty Thompson sa Japan B-League. Alam naman natin na kilala itong Japan sa pangunguha ng player sa Pilipinas at binibigyan nila ng malaking offer at marami pang ibang benefits. Nitong huli lang ay nag-Japan-Japan na rin itong si Robert Bulik mga bro at malaki nga ang nakuha niyang kontrata doon. Para sa akin mga bro, kahit malaki pa ang offer ng Japan dito kay Scotty Thompson, kayang-kaya naman yan tapatan ng SMC management. At secure na din ang karir ni Scotty Thompson sa Barangay Ginebra. Kaya malabong tanggapin ni Scotty ang malalaking offer na yan kung wala namang kasiguraduhan kung kailan siya magtatagal sa Japan. Diba? Dahil hindi naman lahat gumaganda ang laro kapag lumipat sa ibang liga at baka dyan pa siya humina kapag nabangko. Diba? Mas gusto nga ni Scotty Thompson maglaro sa isang koponan kung saan siya mas nakilala at umangat ang kanyang karir. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?